Hey guys, and as a promise, this is the part 2. Tuturo ko naman sa inyo kung paano gawing truck etong si Optimus Prime. So, yan. Dahil medyo komplikado naman talaga siyang gawin pag hindi mo siya first time mo lang itong binili, tuturo ko sa inyo. So, again, etong mga to guys is hindi talaga siya kasamang nakakabit sa mismong katawan ni Optimus. So, mga extra accessories lang to na kasama sa package. So, tabi na natin yan. Siyempre, kailangan nyo tanggalin yan at huwag gamitin. Okay, so, focus tayo. Bukan natin yung balikat. Ito. Okay, dahan-dahan lang yun. So, nakikita nyo guys, ihiwalay na yung balikat sa kadibdib niyan kasi nakakapit lang yan. Tapos, ibaba natin to. Okay, so, yan ang itsura niyan. Weird na, di ba? So, itong likod, hindi masyadong, ano to, hindi masyadong apektado to sa mga gagawin natin. Pero yan, papakita ko na rin sa inyo. Tapos yung ulo, ibibend natin. Tanggalin lang natin yung lock dito sa likod. May lock yan dito. Yun, kita nyo yan, bumukas siya yung lock. Pwede nyo na siya i-push pababa. Medyo persahan nyo yung konti. Yan. Tapos, yan. Nakalock na yan dyan sa baba. Ito na itsura niyan. O, wala na yung ulo niya. Okay. So, next thing to do is, okay, ano saan natin gagawin? Bubuhin natin tong bumper. So, tupiin lang natin ito ng paganto. Iba ito yung kamay niya. Yan. Iikutin lang natin siya ng paganto. Paganyan lang. Yan. Paganyan siya. Ganun din sa kabila, iikutin lang natin siya ng paganyan. Ayun. Basta, ilaruin nyo na lang para makuha nyo yung ikot niya. Yan ang magiging itsura niyan. Yan yung kamay niya. Naging bumper na, di ba? Steve. Tapos, gagawin natin is tutupiin natin yung kamay. So, hindi muna natin ito pagdidikitin kasi mahihirapan tayo. Gagawin natin, tutupiin muna natin yung kamay. Sa mga di nakakaano, meron po yung lock dito. Kita nyo to. Yung parang ano na yan. Kabilaan. Meron po yung hole dito sa kabilang side. Yan. At makikita nyo, tututok yan. Yan, tututok. Push nyo lang. Pag nakatutok na siya, yan, push nyo lang siya. Para mag-lock. Anyway, itong gulong pala, ibababa natin yan. Yan. Yun. So, nakalock na siya. Yung isa, ganun din. Ilalock din natin. Huwag nyo lang pilitin pag hindi siya lapat. Kasi ba masira. Okay, medyo mahirap makita. Yun. So, yun. Napush ko na siya. Ganito yung itsura niyan. Ayan. And then, after that, pwede na natin itong i-push dito. Ito naman, guys, i-ano natin yan, i-bend natin ang pag-anon. Yan. Kasi pag binend natin to, magiging ganyan siya. Siya yung nasa ibabaw ng bumper. Yung, ano tawag sa ganun? Pinaka-hood. Hood ba yun? Tapos yan, may mga lock yan dito, mapapansin nyo naman, pwede nyo na siyang snug fit. Ang ganda, oh. Ang ganda ng pagkaka-fit niya. Okay. Tapos yung kamay, dito sa ilalim, itago nyo lang yan, nakabend lang siya. Tapos yung gulong, para pumantay siya dito, tinan nyo isa, wala. Push nyo lang pababa. Yan, push nyo lang siya pababa. Okay. O yun, dito na yung gulong natin. Magulong naman siya. So, ito na, meron na tayong bumper. Bumper. So, medyo challenging to. Bawal to sa mga maiksi yung pasensya. Kaya pag binila nyo yung pamangkin nyo nito, pambihira sigurado. Pag naubos yung pasensya na ibabalibag nila to. Tapos, yun nga pala bago ko anahin. Eh. May kita nyo, meron din yung butas doon sa harap ng windshield. Push nyo lang tong bumper dun sa may butas na yon. Tapos, ayan. Medyo persen nyo ng konti para mag-lock siya. Ayan. Mararamdaman nyo naman yung pag nag-lock. Okay, so ang ganda na ng kapit niya. Parang solid na. Meron na tayong bumper. Sunod, ang gagawin naman natin is medyo tabi yung itsura niya. Eh, ganun talaga yung pagkakagawa sa kanya. Siguro. At wala na tayong magagawa doon. Dahil, ganun yung pagkakagawa sa kanya.
So, ito naman sunod is itong gilid niya. Itong gilid. Itong gilid niya, simple lang to. Pupush nyo lang to. Diba ito nakataas to. Ngayon, nakaganyan. Ipipush, ibibend nyo lang pa ganyan. Yun. Oh. Tapos, may lock din yan sa gilid. Lock nyo lang. Ito, pinaka, ewan ko, ano ba to? Booster? Yan. Ganyan na tsura niyan. Meron ka ng ulo ng truck. Kabilang side, ganun din. Tapos ito, labas nyo lang. Yun. Tapos lock nyo lang din dyan. Okay, so ganyan na tsura niyan, guys. Oh, kabilaan side. Okay, so meron na tayong ulo ng truck. Baba na lang yung problema natin. So, sa baba, dito ako nahirapan ng una pero hindi naman siya ganun kakomplikado pag na-gets nyo na. Okay, dito na tayo. Gawin natin ay talikod muna natin. Yan, talikod. Kita nyo to, angat nyo lang siya. Yan. Angat nyo rin yung kabila. Yan ang magiging tsura niyan. Mamaya na natin yan pakialaman. Focus naman tayo sa paa. So, ito yung paa niya, guys. Ito yung left side na paa niya. Gagawin natin sa paa is, hilain nyo to. Hilain nyo pa ganyan. Tapos, itong gulong, i-diretso nyo. Yan, nakatupi kasi yan eh. Diretso nyo ganyan. Yun. Tapos, pag natupi nyo na yan, gagawin nyo, pagsasamahin nyo itong dalawa. Medyo masikip yan, kaya gagawin nyo, iaangat nyo ng konti. Yun. Hindi ko ito na-figure out kasi akala ko mali kasi nga ayaw niyang pumasok. Pero medyo ano pala yun talaga. Medyo hindi siya fit. Ah, hindi siya ganun kadali i-align. So medyo prepare sa inyo ng konti. And ganun din sa kabila. Itong kabila. Atakin din natin ng ganito, konti. Tapos ituwid natin yung gulong. Tapos ipipair natin ulit to. Ayan. Medyo pwersa nyo lang rin ng konti. Kasi tumatama to guys eh, oh, sa gulong. Angat nyo ng konti. Yun. Magiging ganyan itsura nyan. Ito yung medyo komplikado kasi nga yun. Hindi siya, kailangan mo talaga siyang iangat para lumapat. Okay, so pag naano mo naman yun, yun lang naman yung madali, komplikado dito. Tapos, ang gagawin natin ngayon is, kita nyo to, harap tayo. Sa tuhod may nakatakip yan, tupiin nyo pabalik, pataas. Yan. Kasi kailangan makuha natin yung butas na yan. Tapos, tutupiin natin ngayon itong paa. Ito, makikita nyo naman yan eh, may angkla siya dito. Yan, yung angkla na yan, dito yan, para dito sa tuhod. Tupiin nyo pa ganun. Yun. So, that's it. Meron ka na ngayong gulong. Yan, yung gulong natin. Ito yung gulong sa likod. So, ganito na itsura niyan. Yan. Pag nabuo nyo yung paa. And then, the next thing to do is, pidiretso na natin siya. Yan, pidiretso. Tapos kita nyo to, ito yung pinaka-bubong ng truck. Yan. Pupunta yan dito. Same goes sa kabilang side. Ganun din. Yan. Ganyan na itsura niyan. So, nakita nyo na itsura niya. Gagawin na lang natin is, yung mga connectors niya is, pagtudugtungin natin para hindi siya kagalaw-galaw. At siguradong matibay siya. Meron din yan ditong connector sa taas. So, hanapin nyo lang yun. Female, male and female din yun. Tapos, i-push nyo siya ng ganyan. Okay. Tapos, medyo i-push nyo rin sa windshield niya dahil meron ding connector yan dyan. Okay, ganda no? Angat nyo lang to. Ayan. Para sa kanyang pantaas na tambucho ba tawag yan? Exhaust. O, oh, diba? Yung sungay niya. Tapos, yan. Medyo nakaganon siya. Hindi yun sa assembly natin. Palagay ko talagang sa pagkakagawa na nitong transformer, talagang medyo nakaganon siya. Pero okay pa rin man siya tignan. Kompleto na tayo. Meron na tayong transformer truck. For 10 minutes natin binuo dahil nagbibideo tayo. Tapos, ito, optional. Pwede nyo nang ilagay ito dito sa likod. Yan. Marikad pala. Yan. Ito yung pinaka-ano niya. Handle. Ganda yan, ha? Dalaro. Yan, ha? Tapos, ito, dito naman sa gilid. Yan.
Okay, so just like that, meron ka ng Optimus Prime na naka 10 wheeler track mode 'yan. O naka track mode siya. 'Di ba? Ganda rin 'yan, no? So napakamura lang din naman nito. Wala lang siyang instructions, pero good thing meron tayong YouTube, TikTok instructions for this. Yan. So sa mga gusto bumili, tinakulak mayroon dito sa Yellow Basket, click nyo na dyan at mag-purchase na kayo. Thanks for watching. Sana nakatulong sa inyo. Hindi na kayo mahirapan magbuo ng Optimus Prime Transformers toy na ito.